MECQ na po, pero iniinda pa rin ng ilang taga-Pasig ang kawalan ng ayuda mula po sa pamahalaan. Pero pagtitiyak ng Pasig LGU, hindi sila humihinto sa pagbibigay ng tulong. Nakatutok live si Maris Umali. Maris? Vicky, habang unti-unting bumabangon sa krisis na dulot ng COVID, ang mga Pasigenyo sa tulong ng ayuda mula sa national at local government, meron at meron pa ring tila salat sa tulong na nakukuha sa gitna ng pandemya. Ang Pasig government naman ay tuloy-tuloy daw sa mga ginagawang hakbang para mas mapadali ang pagbibigay nila ng tulong sa pinakanangangailangan. Hindi na halos makapagsalita sa kaiiyak si Nanay Marilyn Pagatpat. Sa edad na 53, pinagkakitaan niya ang pagtatawid ng mga pasahero sa ilog sakay ng kanyang improvised na bangka. Siyam na anak at marami pang apo ang umaasa pa rin sa kanya kahit malalaki na dahil nawala ng trabaho. 2 piso lang ang bayad kada pasahero. Ang kaso, dahil sa lockdown, labis na kumonte ang lumalabas kaya halos wala rin kita. Ang ayudang 6,600 pesos na nakuha niya bilang miyembro ng 4-piece noong Marso pa, ubos na raw, pati ang food pack na ibinigay sa kanila noong isang buwan. Dahil 4-piece member, hindi na siya napabilang sa DSWD Social Amelioration Program at wala na rin daw aasang supplemental SAP mula sa lokal na pamahalaan. Mahirap po kasi minsan yung ibang anak mo hindi magkano sa iyo makatulong. Ito lang po, awan dito. Itong bangka po, kasi wala naman akong pinag-aralan po eh. Halos pareho ang sitwasyon niya sa kapitbahay at katukayo niya si Marilyn Ugaya. Hindi siya miyembro ng 4-piece, wala rin sa DSWD SAP at nangangambang hindi rin mapabilang sa Pasig Supplemental SAP dahil kalilipat lang nila sa lungsod nitong Enero mula sa Masbate. Siyempre mahirap kasi walang trabaho, tapos yung sabi nilang darating hindi naman po dumarating pa. Walang-wala na rin ang 59-anyos na si Nanay Felicitas Garcia, pero pinili niya mag-frontliner kahit walang sweldong makukuha. Nandun na po yung pag-asa, kaya lang nga po, hindi na po yung para sa sarili nyo, kundi para din po sa mga anak nyo at apo. May pag-asa po kasi buhay pa tayo eh. Kaya lang po, siyempre, pagka po talagang walang-wala, para pong nakaka-discourage na po ng pamumuhay. Karamihan sa mga taga-Sitio Ilugin, wala nangang nakuhang SAP mula sa DSWD, hindi pa rin nakakuha ng supplemental SAP ng Pasig. Siyempre po, nalulungkot. Dahil sila mayroon, ako wala. Eh pare-parehas lang naman na walang trabaho. Dahil nga nag-lockdown. Paliwanag ng Kapitan ng Barangay Pinagbuhatan. Sa mga Pinagbuhatenyo, huwag po silang mag-alala kasi sabi na rin naman po ng ating Mayor Vico na lahat po ay mabibigyan ng supplemental SAP. Wala po hong specific na date. Pinapriority po namin yung mga nagre-request na sana mapadala na sila. So kung sa Ilugin po, meron ho silang request na ganyan, kahit bukas po or kahit mamaya available po yung mag-iikot namin mga tao, magpapadala na po kaagad kami. Noong Marso pa na ipamahagi ang unang batch ng food pack para sa mga residente ng barangay. At ngayong araw ay muling mamamahagi na ikalawang batch sa mga nangangailangan. Ayon naman kay Mayor Vico Soto, natatagalan ang pamamahagi dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagpaparehistro ng mga residente. Hindi naman daw tumitigil ang pamamahagi ng supplemental SAP, katunayan na sa 12,000 pamilya na ang nabibigyan sa ngayon. May bagong website din na binuo ang Pasig government, puntahan lamang daw ang sap-pasig.com para makita ang listahan ng mga mabibigyan ng supplemental SAP. Kung wala raw ang pangalan dito ay pwedeng magparehistro para mapabilang. Maaari ring tumawag sa ugnayan sa Pasig sa numerong 8643-1111, local 550. Vicky, ngayong hapon lang ay tinawagan tayo at sinabihan tayo ni Barangay Captain Vivero ng Barangay Pinagbuhatan at sinabi nga niya na naiparating na nila yung ayuda dun sa mga pamilya dun sa Sitio Ilugin sa naturang barangay. Ano? At paalala naman ng Pasig government ay subject to validation pa rin yung pagbibigay nila ng supplemental SAP. Siyempre mabibigyan lamang daw kapag hindi ka napabilang dun sa DSWD SAP, hindi ka miyembro ng 4-piece, hindi government employee at siyempre talagang labis na nangangailangan. At kailangan din daw ay kasalukuyang residente ng Pasig. COVID update naman tayo, umabot na po sa 500 ang bilang ng mga pasyente na nagpositibo sa COVID-19 dito sa Pasig. 66 pa rin ang bilang ng nasawi, habang 176 naman ang nakarecover na. Vicky?
Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.